At ito na mga katambay tayo sa ating game number 2, best of 3 series ng Rozan Prodigy laban sa ating Cuteboys. Grabe ang Cuteboys ngayon dito sa ating season mga katambay. Napakalakas, very promising ang kanilang kupunan. So tingnan natin mga kaibigan sa ating game number 2 kung bibigyan pa ba nila ng pagkakataon na makaisa ang Rozan Prodigy o tatapusin na nila yan dito sa ating game number 2. Meron ba? Okay. Makapag-review nga rin. Pero eto na nga mga katambay. Second ban para sa ating Rozan Prodigy. Always on the way. Matilda ban. Samantala, Cuteboys natin mga kaibigan. Second ban. Let's see who it would be. Eto na mga katambay. Second ban. I am the power of light incarnate. Ito na, first pick mga kaibigan, Rozan Prodigy. So let's see. Uy! Nakaw, si Ling na i-open nga rito. So Ling, automatic na pili na ng ating Rozan Prodigy. Samantala, Cuteboys mga kaibigan. Let's see. How will they counterpick this Ling? Pwede sila mag-lunox dito mga katambay. The spirit there you go, lunox na nga ang pinili nila rito. Ako, tatlong tira lang kayang tunawin yan, especially late in the game mga kaibigan, pag kumpleto na item dito ng isang lunox, kayang-kayang tumunaw na isang Ling nito. Samantala, second and third pick para sa ating Rozan Prodigy. Pwedeng sila naman mag-Yodora dito mga katambay ha. So let's see, medyo delikado kasi kapag sila ang ano rito, kapag sila ang nakuha na ng Yodora. Pop, my kiss grants you immortality. Ito mga katambay. So let's see. Oy, populin ko pa together nga ng Alice. So Cuteboys, pwede pa sila dito magano ha. Eudora mga kaibigan, offlane ang ating Lunox. Then syempre mid nila, pwede pa mag Eudora to burst down this Ling. Pero grak na ang kanilang pinili rito. Samantala, last ban for Cuteboys. Well, kulang pa rito ng tank. Pwede rito magban ng Kupra. Ay, meron na palang populin ko pa. So hindi na viable. So kailangan nila dito isang pang suntukan sa offlane. Well, Pakito is open, pwede nilang iban yan. Same thing sa ating blue. So let's see, sino kaya? Uy, if, oo nga naman, wala pang mid-mage dito ang Rozan Prodigy. So very good pa mga kaibigan. Samantala, Eudora na nga na iban dito mga katambay. Mahusay, maganda ang kanilang ginawang banning dito mga katambay. So let's see, eto na. Para sa ating fourth pick, Roger Core. Para sa Cuteboys, samantala, Rozan Prodigy, para sa kanilang fourth and last pick. Let's see what will be mga katambay. Pakita na nga sa kanilang offlane. Yes, samantala, para sa kanilang mid-mage. Pwede silang mag-Kagura or Farsa. Dinan na yung ano. Yes, naiba na si, ano, si Gidlat di Gulat. Pero eto, nako, sino mag-mid dito? Hayabusa mid. Oh, mahusay ah. So let's see mga kaibigan, para sa ating Cuteboys, para sa kanilang last pick. Tignan natin kung sino kaya ang pipiliin nila. Well, kulang pa sila ng mid mage. Farsa ba? Uy, Barats! So this will be a mid ba? Ay, mid Lunox. Offlane Bene Barats. So maganda mga kaibigan, lineup natin for both teams. So tignan natin, how will they play along for this lineup sa ating game number 2, Rozan Prodigy laban sa ating Cuteboys. Simulan kagad natin ito. Entry 2-1. Let's go! Ang galing-galing. Kukuha ako ng points. Mahusay! Well
At eto na nga, baka na, yes, let's go. Eto na tayo mga katambay sa ating game number 2, best of 3 series ng ating Russian Prodigy laban sa ating Cuteboys. At oh, napakalupit na bakbakan, sabayin nyo nga ng pag-download ng napakalupit na application kayo na like collect nyo, like natin lahat na like ka up. And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag nyo na rin kalilimutan na mag-subscribe sa ating YouTube page para naman sabay-sama natin mabot ang ating road to 100K! Yes! At eto mga kaibigan, once again, papakilala natin ang lumalaro na magigiting na player sa ating magkabilang kupunan sa Russian Prodigy. Nandito nga si Adobong Mais para sa kanyang link. Prince Cutie ang gagamit ng Alice Arbus sa ating Populate Kupa. Karma ang gagamit ng Pakito at Jenny Cutie sa kanyang Hayabusa. Pero grabe aggression na pinapakita ng Cuteboys early in the game. Running look agad siling dito mga kaibigan, pero balik lang siya sa kanyang pagpa-farming. And oh! Then, going in favor ng ating Russian Prodigy, nabigyan nga kagad doon mga kaibigan ang ating Lunox. Yun, syempre. Nako, eto, madedelay pa yata. Pero hindi papayagan niya mga kaibigan. Hindi, ganyan talaga trabaho ng ating ano eh, crack. Nako talaga, pandelay siya simula. Pang invade talaga yan. Kasi medyo mahirap talaga siyang huliin, especially hindi nga siya tinatablan ng CC. Oras na naka-ano siya. Kaya pala nag-crack. Ay, kala ko po. May Cooper, wala. Pero eto mga kaibigan, wala pala masyado kailan Jenny Cutie rito. Kaya makakatakbo pa dyan si 24 Savage. Unat Cuteboys ako ha. Pero maganda din yung lineup ng Rozan. Ano, sa ginawa nilang lineup, parang ano, tinanggalan nila ng silver rito si Jenny Cutie sa kanyang Hayabusa. Pero, tingin ko naman mga kaibigan, yes, pati siling dito, medyo mahihirapan siyang gumang kasi antitikas nga ng lineup ng ating Cuteboys. But the problem is, si Jenny Cutie naman ang mamamayagpag dito, especially late in the game with his Alice. Siyempre, pakilala natin ang side ng ating Cuteboys. Nandiyan nga si Talamoyan para sa ating Lunox. PC naman, nagagamit ng Benedetta Kensney sa kanyang Grok. Mamakukushit sa kanyang Roger and 24 Savage ang gagamit ng ating Barats. Samantala, eto mga kaibigan, third update natin mga magkakaroon ng aggression dito. Shadow kill has been casted. Pumasok na si Pakito rito. Sumuntok, running low. Tatlong miyembro ng ating Cuteboys mga kaibigan. Pero si Pakito ba, unang tutol ba? Dahil naubusan na nga siya ng skill dyan mga kaibigan. Medyo maasim ang galawan niya doon. Mag-isa siya ron. Eto na naman si Karma mga kaibigan. Medyo maasim talaga lumaro itong isang to. Pasok na pasok mga Sir Chief. Pero minsan, may nagagawa naman siyang beautiful play. Yun nga lang. Nako, mas maganda yung playing safe tayo. Siyempre, mga katambay sa matala. Kinukuha na nga Russian Prodigy ang ating turtle dito. Pero naagaw pa yan, mga kaibigan. Then, nakakuha yan ni Ling, mga kaibigan. Si Ling pa rin nakakuha, Russian Prodigy pa rin. Pero nagkakatakbo na nga, mga kaibigan, sa side ng ating Russian Prodigy. Lame shot. Nako, muntik pang tumama para makancel nga ang kanyang recall doon. And there you go. 1-1 pa lang naman ang ating scoreline, mga kaibigan. But in terms of gold dito, kahit Russian Prodigy ang nakakuha nating turtle, nakakalamang sa ginto ang ating Cuteboys. Medyo maganda talaga. Mga ekonomista talaga tong Cuteboys na to. Pero eto, magkakaagawan nga mga kaibigan. Delikado. Maaagaw ba? Nako, si Populeng Kupa nakakuha. Pero Grok running low. Grok will fall down on the hands of Hayabusa. Barats as well. Temples of Blade. May kasama pa Shadow Kill. Galit na galit. Talagang gustong patayin mga kaibigan. Dahil dyan wala na kay skill, di ba? Wala na kay skill. Eto na, nagkakatakbo na mga kaibigan. Nagkaubusan nga ng skill doon. Pero eto, Blado has been casted ng ating Prince Cutie. Oy, Roger, masyadong maasim. Masyado kang mag-asim, bata. Mabibigyan nga siya ron. Pero to, tell them why yan. May ulti pa siya rito. Samantala, Alice running low sa kanyang mana. Pwede siyang pasukin dyan. Medyo delikado yan. Eto, pinasok na nga. Pero syempre, gagamitin lang niya kanyang blink. Sa lineup talaga ng Rozan Prodigy, parang lamang na lamang sila. Maganda. Depende na lang kung ano, dominante yung mapa na KSM. Boy. Game number 2, yako medyo ano talaga. Maganda ang draft ng ating Russian Prodigy compared to sa ating Cuteboys. Pero eto, Pakito, sumuntok mga kaibigan. Nasaktan nga dun si Mama Kukushit. As you can see, yung core dito nahihirapan na sabayan ang isang offlane ng Russian Prodigy. And magka-level lang sila. Level 6 na sila parehas mga kaibigan. Pero eto, Blood Ode has been activated. Pero case di bola, sagot dito ni Tselem Wayan. Sabay pasok nga rito ng Grok Express ni Grok. Grok Express? Bago sa kaya niya mga kaibigan. Pero Karma, nakipag 1-on-1 nga kay PZ. Pero PZ, tatakbo lang siya. At eto na, inaabista ang goal dito sa T1 Tower sa ating top lane mga kaibigan. Grabe, pinapakita ng Russian Prodigy ngayon. Talagang galit na galit. Mukhang nakakamoy ako ng game number 3. Pero Cuteboys, syempre, hindi pa payag basta-basta yan. Especially Cuteboys,
well-known sa kanilang mga comeback strategy, mga kaibigan, sa kanilang comeback mechanics na kuha ng Arito at Turtle ng ating Cuteboys. Pero mukhang walang mangyayaring casualty dahil puro malalaki pa buhay ng Cuteboys. E ito magiging problema ng Rozan Prodigy kung paano titibagin ang lineup ng Cuteboys. Grabe, puro mga bato yan, Sir Keith. Meron silang Grak, meron silang Barats. Together nga ng ating Roger. Medyo matigas yan, Sir Keith. Matigas eh. Pero ito, Selimwa yan. Inaharas nila dito mga kaibigan. Pero walang magagawa yan because Ken stays there. Kasama pa dito si 24 Savage sa kanyang Barats dito. Nako, delikado yan. Pag nakain dito ng dinosaur ang ating aso. Nako, may kalalagyan ka dyan. Pero eto, mukhang makakain na nga. Pero flicker out kagad ang sagot niya. Para hindi nga siya makakain doon. Samantala, Prince Cutie, nag-iisa rito. Pero tatakbo. Pero delikado, mga kaibigan. Si Barats nandun para saluhin siya. Double kill para kay 24 Savage. Nakahabol na nga ang ating Cuteboys, mga kaibigan. Dito sa ating killing, isama mo pa si Ayabusa. 3-4 nating exchange. Mausay din talaga tong Cuteboys na to. Yako. Medyo, ano ba yung standing yan? Critic yan. Ay, maganda pinapakita nila dito sa ating ano ngayon, sa ating season, mga kaibigan. Ay! Pera mo sa ating mga previous season. Pero eto, running low si PC. Pero, oy! What a save! By Chalem! Ayan! Grabe naman, mga kaibigan! Napakagaling naman ang race back na yun niya ako. Grabe, dumating siya on the time of Nick, mga katambay. Sa mga eto, si Grak sabi niya, hayaan mo yan. Huwag natin pasinin niya, pero si PZ, naramdaman niya, medyo delikado yung kalagay niya. Sabay pasok ni Chalemwaya with that ube. Patay si Pakito. Grabe, mahusay. Maganda ang pinakita rin, mga kaibigan. Dito ng ating Cuteboys. As you can see, nakakalaman ko sila. Ka, pero hindi mo ginalaw yung camera. Lagya ka. Nag-replay. Nag-replay ka, pati yung camera, hindi ito. At eto nga mga kaibigan, Shadow Kill has been casted na, dito tolo sa ating Benedetta. And Benedetta will fall down, mga kaibigan, on hands of Hayabusa. Grabe naman yung Shadow Kill, ang sakit. Sakit, no? Pero ang pangontra sa isang ayat, di ba dapat mga CC yan? Tsaka ano, yung... CC, no? Kahit, mga wala-wala technique. Mga pwede mag-winter crutchet. Pero eto mga kaibigan, balance running Lurito. Si makakuha ng turtle natin. And there you go. Napasa kamay na nga yan ni Link. Pero eto mga kaibigan, balance running low. Pero nandun nga ang ating Lunox with that ube. Subukan yung lumapit. Matutunaw kayo dyan, Sir Chief. Prince Cutie running low. Wala siyang mana. Hindi siya makakatakbo. Pero wala ng follow-up damage siya. Pumasok nga rito ang Lunox natin, mga kaibigan. Medyo delikado yan. Kinakagat-kagat siya ng aso. Pero that is a tank populin ko pa, mga kaibigan. Kaya hindi siya masasaktan dyan. Samantala, basag na middle lane dito ang ating Cuteboys. Nako, inaagawan lang kay Diara para pan, mga kaibigan, ng ating Rozan Prodigy. Pakito, medyo delikado. Masyadong maasim ang pasukan mo dyan, bata. Pero ito, na-stun nga si Barats. Pero takbuhan lang din, mga katambay. At pero, wala magiging casualty alam dyan. Alam mo, Yako, kung, di ba, lumalamang yung Rozan. Pero kung mapapansin mo yung gold, no, nasa Cuteboys pa rin, no? Wala, ganun. Grabe yung mawak ng ano to. Ang objective. Sa ano, sa ikutan. Hindi sa sila, ikutan, no? Hindi sila umiikot nang walang mapapala. Parang ano, pag sila umiikot, may makukuha at may makukuha. Oo, may makukuha at makukuha sila. Pero grabe naman magbigay ng damage na si Karma. Halos kalahati yung natira sa buhay ni paring KSN. Pero ito, pinasok ni paring Jenny Cutie. Gagamit nga ba ng Shadow Kill? Hindi na, Yako. Mamaya na lang. Yes. Habang si paring Cutie galing dito sa may parking lot. Siyempre, clear the minions. Going to top lane. Para salubungin si paring Karma. Zero to pala si paring Karma. Pag ano kasi, pagka nag-4-man rotation kayo, tas wala kayo na pick-up, lugin-lugin kayo doon. Kasi apat na members nyo hindi nakapag-form. Samantala yung sa kanila, tuwa-tuwa yun. Kasi mag-isa lang siya doon, naabala kayo. Oy, ang lalim yata, tol. Nako, delikado to mga kaibigan. Pero may flicker out pa ang Barats natin, mga kaibigan. Nako, nagamit na kanya ang flicker out. And Barats will fall down. Grabe mga kaibigan, Temples of Play has been casted. Pero nako, grabe ang sakit ni Lunox. Nangatiro si Prince Cutie, mga katambay. Sila pa nga yata ang tatakbo dito. Matapos nila makapick up na isang miyembro ng ating Cuteboys. Pero mahusay mag-Roger yan si Mama Coco. Shit, baka dumulo yung mamaya yan. Parang ang ano yan dito, ang gameplay ng ating Cuteboys kaya na pinili si Barats. Well, si Kens ni Rito papasok o kaya si Barats papasok. Magpapaubos ng skill para ma-takedown niyo ang isang Barats. Pag ubos na skill niyo, may reserva pa isang Kens ni na popronta. At tatlo nga lang inaasahan nila in terms of their damage, mga kaibigan. Si Telemwine with Lunox, si PC sa kanyang Benedetta, at syempre si Mama Kokoshit with their Roger. So I think the double tank lineup is working out, mga kaibigan. Grak Express para makatakas. Ganda ng box out nun, galing kaya adobong maisya ako. Kasama pa sa paris.
Uy, aray, nananakit to. Uy, pre-hit to. Ang sakit. Pre-hit. Pero eto, titignan natin kung paano i-co-contest ng ating cute boys. Yung first lord, mga kaibigan, na reset na nga. At si paring Argus, duguan, mga kaibigan, kasama si paring Karma. Pero Karma dito, patay na. At ito na ang cute boys, mga kaibigan, mukhang sila pa makakakuha ng ating lord. Pero kaya, Tempest of Blade, ginamit na para pantakas. At duguan na rin pala si paring Tele, mga wire. Pero eto, mapipitas si Mama Kokushin, mga kaibigan, by ating Jenny Cutie sa kanyang Hayabusa, what a beautiful move. Pero sayang din kanina doon si Adobong Mais, kung tinuloy niya yung template supply niya at kinuha niya yung mga spade niya, dapat na-double kill niya rin talaga. Talaga sobrang isang one hit na lang kanina doon si Roger, mga kaibigan, pero nag-hesitate siya kaya hindi niya talaga napatay. But then Hayabusa is there to finish the job na hindi nga nagawa ng ating Link. Pero eto lang, mga kaibigan, running low na ang ating lord dito at mukhang tutuluyan na to. Pero Templates of Blade ang sagot dito para makakuha ang ating lord, mga kaibigan. Nako, delikado, cute boys, puro critical sila, nagkakatakpon, mga kaibigan. One member down na sila rito, pero two members down naman sa ating crush at Prodigy. May 2-3, mga kaibigan. Nako, medyo delikado, pero eto, nagkakahabulan pa. Mama Coco, si Karma, is parang dito. Bang! Four members down, mga kaibigan. Hayabusa lang natira rito, although nasa kanila ang lord. Pero kayang-kayang dumipensa ng ating cute boys. Sila pa nga magpupush dito sa ating middle lane, mga katambay. Grabe naman yung cute boys doon. Kanina akala ko dihado na sila sa engagement na nagaganap. Grabe humawak ng ano to, ng late game ang ating cute boys. Yako ah. Dito yes sa mga pressure. So nangingi ng post sa ating boss. Rosa, wala problema, bibigyan natin ang post. So bulagaching. Siyempre, sa mga nagtatanong, ano yung standing ha? O, ito yung standing natin. Yan. Yan yung ating standing. Balik cute boys pala. May tatlo pa silang laban. Isa na to. So, may dalawa pa sila. So, 8 points. Kung mananalo sila rito, maging 11. Ako, may pag-asa pa palang ano ha. Oo. Maging top 1 ng ating cute boys. Kung mananalo sila sa kanilang tatlong succeeding match, mga kaibigan, ng 2-0 run. May pag-asa pa silang mapunta sa ating number one spot para ay hindi na kasi Ogtree Esports may laro pa din, dalawang laro pa Ogtree. Eh kung manalo rin sila ng 2-0, magiging 24 points sila. So mahirap na rin pala talaga sa cute boys, pero may chance pa sila for a upper bracket position, mga kaibigan, dito sa ating liga. Kung sakaling mananalo nga sila sa kanilang tatlong succeeding games in a 2-0 run, may chance pa sila makapasok sa ating upper bracket. Sino, Yango? Cute boys. Oo, pwede, no? Tatlong panalo plus 9 points, magiging 17 eh. May chance pa sila, may pag-aasa pa kung sakali sa upper bracket. 17. Pagka nag 3 points sila dito, next series ulit, sila ulit. Yes. Kuchay na, pagod yata. Ay, eto yung ating Russian Prodigy. As you can see, mga kaibigan, lamang na cute boys dito, 9-11 sa ating scoreline. In terms of gold, tablado pa naman with 34k gold for both teams. Libre to yung charger mo. Oo. Libre? Oo. Bili mo na ng bago. Bakit eh? Matagal eh. Ano to eh? Sa kapiinit. Sa ano to eh? Kisha panggan. Kasi XR plus ano yun. Pack 4 lang yun eh. iPhone 4 lang yung ganun. Maliit yan. Maliit masyado. Red team turret makasira. Baterya mo dyan. Pero eto na nga, mga kaibigan. Kumalma nga dito ang ating bakbakan, mga katambay, dahil nga nako, medyo kapaan muna at wala namang objective na dapat ipaglaban. For the meantime, dahil nag-aantay pa nga ng Lord for both teams, mga kaibigan, sa katala, Twin for Savage, naramdaman niya yung tusok doon ng ating Link. Medyo masakit, mga kaibigan, Link now sitting at level 15, samantala Roger natin level 14 pa lang. At let's see, mga kaibigan, dahil wala nga magawa for the meantime ating Russian Prodigy, pinapasagan sila dito ng tore. Harap-harapan, mga kaibigan, Link trying to cut those minion waves, making sure na hindi na nga dito magpo-pursue ng tier 3 turret ang ating cute boys. Oy. Na maganda pinapakita rito, mga kaibigan, ha. Buo pa tore sa gitna ng ating cute boys. One of the most important turrets in this game, mga kaibigan, especially kung makukuha nila yung lord dito, well, magmamarcha yan. It's either top lane o bottom lane. Meaning to say, mahirap sumigway dahil nga buo pa yung tori sa gitna. Pero eto, Hayabusa na pick up pa, mga kaibigan. Mega kill para sa ating Lunox na si Tellemwayan.
Pero matagal pa lang lumabas ang ating Lord, mga kaibigan. 9.5 seconds away para mag-respawn ng ating level 2 Lord. Pero dito sa ating middle lane, mga kaibigan, magkakaroon engagement. Pero mag-aatrasan lang yan, nagtatakutan lang yan, nag-aambahan lang yan. Pero medyo delikado rin cute boys dito, mga katambay. May alis ang ating Russian Prodigy. Medyo masakit yan, especially puro sila melee dito, mga Sir Chief. Oo. So mamaya, pagpasok niya with the 4-man stun, kahit sabihin natin na i-focus pa rin nyo si Alice dito with the Winter Truncheon, I'm pretty sure he can sustain himself, mga kaibigan. Yeah, so let's dikit, see. Kung dikit-dikit yung ano. Yes, naku. Nahuli niya sila sa Bloodwood. Kasi ang long range. Makakapag-sustain siya. Sustain siya. Si Telemwai niya, yan ang lakya ko ang ano, long range sa ating boys. Puro mili. Puro mili nga eh. Ito na mga kaibigan ako, nagkakasuntukan nga, grabe si Pakito rito, galit na galit, talagang pinagsasapak si Twin for Savage. Pero that's a very tanky Baras, mga kaibigan, tira kompleto ng stock yan. Tira na ako makakita ng ano, marksman niya ako. Medyo hindi siya viable talaga sa ano, sa at current meta. Dahil nga sa bagong item na binili, parang papabor siya sa isang fighter. Bagong item na pinapit ni Moonton. Ano yun? Kasi ano yun ako eh, yung MM kasi sa simula ng laban, di ba medyo mahina yung damage niya? Oo, matagal. Yung farming item, tinanggal na yung damage ng farming item, wala na yung ano, wala na yung Raptor Machete. Wala nga yung damage yung ano, MM sa simula, pag nag-farm sila, mahihirapan. So, tagal. Unlike dun sa mga may natural build-in na damage early stage of the game, tulad ng Roger, sila talaga mamayagpag in this current meta, mga katambay. Kasi kahit pa paano, si Roger pwede pa rin naman siyang fighter. Hindi naman siya nga. Pero marksman siya, no? Yes. Same thing sa mga... Grabe, ang bilis! So now, ang ating Lord, mga kaibigan, that's a level 2 Lord going favor ng ating cute boys. Ito na, mga kaibigan, magkakabakbaka na kaya na rin ito. Pakito, running Lord. Pakito, with that down. Grabe. Ito, mga kaibigan, shadow kill! Yes, mapapatay ang ating Baras, mga kaibigan. Pero medyo delikado yan. Dahil Telemwaya nandito with his ube. Eto na, pinasok na. Grabe! Isang ube palang tumatama doon, Sir Chip, ha? Naku, huwag ka na magtangka, sabi ko sa'yo. Huwag ka na magtangka. Isang ube ka lang. Grabe, damage talaga. Tang ina, limong maglunox pang banto. Ang sakit, mga kaibigan. Lunox, pare, banto. Sa ano talaga, grabe, medyo OP si Lunox sa ating current meta, mga katambay. Tama, OP yung ano, Lunox. May bago bang ano, may mage item na wala bang ano? Yes, pero hindi ko alam kung meron ba siyang binili ngayon. Yung ano, Twin Blades, bagong item na mage. Pero eto mga kaibigan, pumasok na nga rito ang ating Grand Express. Running blue na ang ating turret. And there you go, basag na ang middle lane dito, mga katambay. This will be a 3v4 situation. Tingnan natin dito kung mag-aasip pa sila. Dahil medyo delikado yan, mga katambay. Nako, running blue si Pakito. And Pakito will fall down. Godlike na nga rito si Telemoyan sa kanyang Lunox. Grabe naman, Sir Chief. Pero eto, nag-aasim si Pizzy. Pero atras na yan, mga kaibigan. Dahil nako, eto nga, Grack running low, mga kaibigan. Shadowkill! Yes, nako, distributed and damage siya. Pero medyo delikado yan. Sabi ko sa'yo, pagdamiga ka na isang ubit na naman dyan, matatahimigan dyan. Pero mukhang atras na rito ang ating cute boys. Mukhang kontento na, sapat na. At dalawang toring na basag nila dito sa side ng ating Russian Prodigy. At ignan natin kung naka-twin blades nga ba ang ating Lunox. As you can see, wala siya twin blades siya ako. Talagang ano lang siya, nabiyayaan lang siya ng buff dito sa ating current update, mga katambay. As you can see, sa kanyang gamit dito with 11.3k gold on his network sa ating Lunox. Grabe, napakasakit. Halos kalahati pa buhay kanina doon ni, ano, ni Hayabusa nung na-one hit siya. Pero eto mga kaibigan, Hayabusa with the shadow kill. Sabay pass pa ng ating Pakito. Pero mag-aatrasan lang yan dito. Kill? Yes, 10-16 po ang ating scoreline going in favor ng ating cute boys. Plus a 4k gold lead going in their favor as well. Tignan natin, mga kaibigan, kung makakapalag pa nga ba Russian Prodigy at magkakaroon pa nga ba tayo ng game number 3 o matatapos na to dito dahil talaga para sa side nila si ano lang, si Prince Cutie, si Alice lang, the one true carry na kanilang inaasahan in terms of late game. Medyo mahihirapan na sila dito, mga kaibigan, dahil Lunox kaya-kaya niya i-burst down dito si Prince Cutie. So si Lunox naman ang ano rito, the one true carry ng ating cute boys. Si Telemwayan. Yes, 7.5 seconds away para lumabas nga. 7-1 eh, no? 7-1 siya, no? Telemwayan. MVP, ano? Yes, godlike na to. Sigurado, mga katambay. Pero eto, tignan natin, mga kaibigan, kung makakapagtala pa nga ba siya ng isang patay bago siya mapas lang dito sa ating bakbakan. Oo.
Santori nila, pinangahawakan ng ating Russian Prodigy, mga kaibigan. Pero mukhang babasagin na yan dito sa ating top lane. Eto lang, mukhang magkakapasokan na. Isang one hit lang yan. May minion na. Pwede nang basagin niya. Pero naku, wala kang pumasok doon. Pero grabe naman yung bawas doon si Karmak. Lahat ikagad ang buhay dito, mga kaibigan. At nag-iintay na nga lang ng minion para basagin ang ating tier 3 turret. And there you go, may minion na. Mukhang pasukan na to, mga Sir Jim. Eto na, it seems like this will be the GG push para sa ating cute boys. Nako, eto na, Blado has been activated. Pero wala siyang katabi, wala pa lang siya nababawas dyan, mga kaibigan. Samantala, shadow kill has been committed. Pero, walang bawas sa halos, mga kaibigan. Oo, wala pa rin. Hindi man lang naalog dito si 24 Savage, mga kaibigan. Hindi man lang siya nasaktan. Pero eto pa, may aggression pa. Tignan natin kung may mga kakain ba. Ang lucky. Grabe, kayang-kaya na mag-lord dito mag-isa ni Roger. Samantala, naka-box out yung pwede apat ng miyembro ng Cute Boys. Kaya to, Yako. Box out yung apat, Roger mag-isa. Pero balak yata nila tunawin ng ating lord. Eto, Yako, makakita tayo ng ulti ng ating Lunox sa lord. Napakabilis tutunawin to. Eto, mga tulong to, tulong. Tulong na to, Lunox. Para mabilis, fast lord. Pero hindi yata papayag ang ating Ling nando sa may Gedli. Nako, maganda yung pwesto rin ni Ling, mga kaibigan. Spotted nga siya rito. Uy, pero Drunk Express ginamit sa kanya. Pero hindi tatama yung mga kaibigan. Vendetta running low. Nagkakaabula. Pero ay! Madadali siya ng Shadow Kill. Ulti pa nga ni Trellem Wine dito. Nasayang dahil wala siyang katabi. Wala siyang tatamaan dyan. Samantala, Karma rito. Spotted nga ang ating Barats. Magkakatakbuhan, pero grabe, box out ginagawa rito ng ating Cute Boys. Making sure na hindi sila makakapag-lord. Although, na-pick upan sila ng isang miyembro. Samantala, Ling natin just getting his dread bomb. Medyo nasaktan siya dun kay Roger. Nako, hindi ka pwede magpadogi-dogi dyan. Samantala, wala nang Antori dito ang ating Rozan Prodigy. Kaya medyo mahihirapan sila dyan. Kailangan nilang dumipensa each and every time na mapupunta sa kanilang side ang minion equilibrium, mga katambay. Eto na, nako. Game is hard, pero to, Shadow Kill has been casted, pero delikado yan. Inatrasan pa nga ni Roger dito, pero hahabulin niya Jenny Cutie with immortality. Kaya hindi na rin niya papansin niya, mga katambay. So, eto na. Tignan natin, nakakapormahan. Dito, pakita, pumasok. Baras, makakain ba? Pero hindi, atrasan lang yan. Hindi niya pa i-commit dyan. Mas magandang meron pa rin siya niya, mga kaibigan, to sustain himself. Pero nakumain na pala siya. Hindi lang pala hindi nga lang pala nakain, pero naikas niya. Pero eto na nga, mga kaibigan, dito sa ating blue buff dito, just delaying the blue buff ng ating Ling, making sure na wala siyang blue buff para hindi nga siya makapangulit dito sa pagkuha ng lord. Pero to, Templars of Light na agawan lord, mga kaibigan, na ating Rozan Prodigy. Kaya eto, galit na galit ang ating Cute Boys, lumuslusob sila dito. Apat na miyembro lang ang natitira, pero Quintal Trancho, immortality has been pop, mga kaibigan, pero hanggang dyan na lang yan. Mapipitas ba? No, makakatakas pa nga. No, mapipitas nga si Ayabusa, mga kaibigan. Two members down sa ating Rozan Prodigy. This will be a 5v3 situation, mga kaibigan. Pero may lord na dapat depensahan. So tignan natin kung de-depensa pa nga ba sila. Or they will go for a GG push, mga kaibigan. Kayang-kaya na mag-isa itong ating lord, mga kaibigan. Eto na, mukhang magpupush na nga. Samantala, Ling dito, nandito. Nagbabalak pang pumitas. Pero may post nga tayo. Pero may engagement. Kita naman, hindi tayo post. Hindi tayo pwede mag-post, mga katambay. I'm sorry to say, may nangyayaring bakbakan. And there you go, Cute Boys will take game number 2. At 3 points, mga kaibigan, victory ang nasungkit ng ating Cute Boys. Napaka-importante nun. Yes. No? So, aakyat sila ng 11 points dito, Yako. So, pwede. Ay, di. Number 5 pa rin pala sila. Tama. Kasi 12 points yung ano eh. Number 4 eh. Ang ano talaga, Yako, parang ang aim talaga nila matalo dapat dito yung ano, Og 3. Yung Og 3, no? Pag natalo nila, eh, mahihinto nga yung, ano, yung puntos ng Og 3. At syempre, aangat naman sila dito. Yun. So, bibigyan natin ng 5 minutes siguro, no? Yes. Ang ating...